Isang linggong pangangaral tuwing gabi sa rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig City ang naghatid ng mga tao sa pagbabautismo. Ito'y ginanap sa temang The Truth Will Prevail. Sa pagtutulungan ng North and South Taguig Districts, ang balitang hatid ni Cherry Silapan. Anim na individual ang tumanggap ng banal na bautismo mula sa North and South Taguig District dito sa rooftop Seventh-day Adventist Church hapon ng Sabado, ika-9 ng Abril, taong kasalukuyan. Apat mula sa South Taguig District ang nagpasyang tanggapin ang Panginoong Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Matapos dumalo sa isang linggong pangangaral na isinagawa sa rooftop church na pinangunahan ni Elder Robert Chidosho bilang tagapagsalita at sinuportahan naman ng mga kapatiran. Ang evangelistic series ay may temang The Truth Will Prevail at ginanap ng pisikal at online via Facebook Live. Ang mga dumalo sa nasabing pangangaral ay dinalaw din ng mga kapatiran upang mas maipaliwanag ng maayos ang mga turo sa Biblia. Pamamagitan po ng effort ng ating mga kapatid na tunay nga po na sila po ay nagdalaw at nag-imbita gabi-gabi sa loob ng 6 na gabi ay nagkaroon kami ng pagkakataon na sila po ay maimbitahan at pasalamat kami sa Panginoon. Naging malaki naman ang bahagi ng mga kabataan sa Care Group Evangelism na isinasagawa ng C5 Seventh-day Adventist Church ng North Taguig District upang mailapit ang mas maraming tao sa paanan ng Panginoong Jesus. Ang gawain na nakita natin ngayon kung bakit may mga akay tayo na nabinyagan dahil ito sa mga effort ng mga kapatiran, lalo-lalo ng mga kabataan, ito ay mga care group nila na sinamahan nila, mga kaibigan, yung iba ay classmates sa high school, yung iba mga kapitbahay na pinupuntahan nila. So malaking effort ang ginawa ng mga kabataan para maakay yung ating mga bagong binyagan. Pinangasiwaan ni Pastor Dante Honorica ng Makati District ang nasabing pagbabautismo. Isang kagalakan na makita ang mga kapatiran na patuloy na gumagawa para sa Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa Diyos. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.